For me kasi, I want to feel the emotion, as in iiyak ko, ilalabas ko lahat ng sadness. I want to feel that para pag naubos na, alam kong okay na ako. At the same time, hahanap ako ng ibang bagay na maikaka-improve ko yung sarili ko. Siguro sa mom, same pa rin naman po before, hindi ko talaga kaya yung sobrang sexy, yung sobrang level na daring talaga. Pero, alam mo, Ate Rose, to be honest, mas ano nga ako ngayon, mas open din na sa iba't ibang gawin. Kung may bago, mas gusto ko yon ngayon. Kasi lagi akong kontrabida. Sana may iba naman na ibigay sa akin. Feeling ko yun yung gusto ko. Okay din ako maging mommy role. It's fine with me. Sa cheating game naman, si Vanessa kasi dito, boss lady siya. Career woman. Very strong yung personality niya. Dahil sa mga choices niya, dahil sa kilos niya, kaya nag-intertwine yung buhay ni Julie and ni Raver, yung mga characters nila. And eventually, yun din kung bakit nag-connect-connect yung lives namin. Kailangan lang talaga nila abangan kasi nga medyo complicated din kung paano nag-meet lahat eh. So, yun po. Ano yung mga siguro personal efforts din nyo para syempre mas umingay pa to sa sinihan? If you put out quality content, sunod-sunod naman na yan eh. Ako, sure ako na yung Cheating Game, it's a quality-produced movie. Once sa punod nila yan, mas may excite sila kung ano ulit ang ilalabas ng public affairs. And yun ang importante. Kung yung effort nandun, lahat ng tao, yun na lang inaantay eh, di ba? Yung mga Asian films ngayon, grabe, di ba? I think Cheating Game is at par already. Sabi nga ni Martin, di ba, for me, hindi naman cheating na third party, siguro yung lying about different things, yung nagsasabi ng totoo, kulang-kulang yung story, sinasabi ng white lies, siguro yun na-experience ko. Masakit, and then eventually, di ba, maghihiwalay and all, kasi nga pa ulit-ulit. For me, kasi, I want to feel the emotion, as in iiyak ko, ilalabas ko lahat ng sadness. I want to feel that para pag naubos na, alam kong okay na ako. At the same time, hahanap ako ng ibang bagay na maikaka-improve ko yung sarili ko. Maybe, I don't know, singing, dancing, acting, doon ko na lang ibubuhos lahat yung saya. Kumbaga, kasi tapos na yung emotion na lungkot, di ba? So, I also think nasagot na nilang tatlo, hindi ko na kailangan expound pa. Kasi, syempre, pag may nakilala kang guy, gusto mo muna siyang, syempre, best foot forward siya, bibigyan mo siya ng chance. Pero, usually, kasi, mapapansin mo na yan, pagkausap mo siya, either paiba-iba na yung story, or hindi consistent the way he is with you, doon pa lang, mararamdaman mo na may mali. I feel like, pag ang mga babae, pag na-feel nilang hindi consistent, medyo mawawalan na din sila ng gana. Ang mali lang siguro, is if maging umasa ka na lang talaga. Pero kasi ako, hindi ako ganun eh. So, mafe-feel mo at mafe-feel. Mm-hmm. Yung follow-up ko doon, nasa-sense nyo ngayon sa present partner nyo na mag-confident kayo na walang cheating game na magaganap? Sa akin, kasi kilala ko na yung partner ko, ano pa lang ako eh, grade 1? Grade 2? Wow! Best friend siya ng brother ko. We grew up together. Tipong papasok siya sa bahay. Para siyang anak ng daddy ko. And then we both saw our relationships with different people. So, feeling ko wala nang ganung pakiramdam sa amin. So, sobrang kilala na namin yung isa't isa. So, for me, really confident talaga ako na wala nang ganun. What advice can you give to someone who is aching because he or she has been a victim of cheating?
Alam mo, wag kayong, even if you got cheated on, I don't think you should fear falling in love or being yung may magmahal sa'yo. Kasi minsan, di ba, yun doon nagsistart na matatakot ka magkaroon ng relasyon. For me, wag kang matakot na itry ulit. Pero this time, since alam mo na at na-experience mo na, mas maging observant ka na lang, mas maging ma-feel mo na lang mismo. Pero it's hard to say na, ay, na-cheat na kayo ko na. Wag ka maging bitter in life. Kasi darating at darating sa'yo. So, yun lang.